Monica. So for today's video, mag-unbox ako ng isang gadget. At ito ay isang cellphone. Ito ay yung Samsung Galaxy A71. At bukod sa pag-unbox ko ng cellphone, ay itatry ko rin yung camera niya sa picture and sa video. So kung interesado kayo doon, then please keep on watching. Nandito sa loob ng paper bag na to yung cellphone. So ito, sa smart siya dahil naka-plan si daddy sa smart. At pwede na siyang kumuha ng bagong phone. Pero itong phone na to, binigay niya kay mami parang advanced birthday gift. So, ayan, ito lang yung phone. Ito siya. Sealed pa siya. Ngayon ko pa lang talaga siya bubuksan. Ayan, tama na ang daldal. Buksan na natin. Meron akong bunting dito. Pero bago yun, pakita ko muna sa inyo. Ayan, ito yung itsura niya. Yung box niya. May logo ng smart niya kasi smart lock to. Dahil naka-plan nga to sa smart, buksan na natin siya. Pwede na natin siyang buksan kasi yung sealed niya ay nasira ko na yung sa likod. Ayusin lang natin. Yan. So, pwede na natin buksan. Ito yung itsura niya. Let's open the box, guys. Ingat lang dahil baka mahulog. Hindi akin tong phone na to. Ayan. Upon opening the box, guys, ito na yung phone. Wait, pakita natin. Yan. Bumungad na yung phone. Tapos, dito naman sa box sa kabila, parang nandito yung user manual. Nakahiwalay siya. Pero bago ko pakita sa inyo yung phone mismo, tingnan muna natin yung user manual. Ito siya. Tapos, ipupull natin to. Ayan. Pagka-pull, makukuha na natin. Meron siyang kasama dito yung sa SIM ejector ba yung tawag sa ganito. Pero basta, yan yung para ma-open natin yung sa may SIM kapag maglalagay na tayo. And bukod doon, meron pala siyang kasamang case. Okay. Kanina pinag-uusapan namin ni Mami na ako na lang hahanap sa kanya ng case sa Shopee. Pero may kasama naman palang case. So, ang hahanapin na lang namin ay yung screen protector. Ito yung case na kasama niya sa loob. Transparent case lang siya. Clear case. Yan yan. Parang jelly case din siya. Nabe-bend din siya. At bukod dyan, merong mga papel dito na certificate of warranty, tapos quick start guide. Ayan. Ito yung quick start guide. At ito naman yung warranty card. And dito sa may likod nun, parang may ipi-fill up ka kung sakali gagamitin mo yung warranty ng cellphone. Ito lang yung laman dito sa may box na kasama doon. Hindi ko na itatago yung case, ilagay na natin para sure na protektado yung cellphone. At ito na yung cellphone, guys. Ayan. Ito siya. Ang color niya ay nandito, nakalagay sa box. Ito ay Prism Crush Blue and 128GB siya. Ayan. Ganitong kalaki yung phone, guys. Kung makikita nyo. Pero, mamaya na yan. Lagay muna natin yung case niya. And, ayan. Bago natin pag-usapan yung phone, tingnan pa natin kung ano yung mga kasama dito. Dito sa box, meron siyang kasamang earphones. Ito yung kasama niyang earphones. Color white lang siya. At meron din siyang kasamang lightning cable. Ito. USB Type-C yung lightning cable. Kaya okay yon kasi mas maganda. At ito naman yung adapter. Super fast charging yung adapter niya. Which is also good. Dahil mas maganda, diba, kapag mabilis nag-charge yung ating mga cellphone. So, ngayon, napakita ko na sa inyo yung mga laman nung nasa box ng ating Samsung Galaxy A71 at pwede na natin pag-usapan yung cellphone. Search ko rin yung specifications na to para matry natin or mabanggit ko sa inyo, lalo na kung interesado kayo kung itong phone ba na to yung inyong kukunin. So, sa sinearch ko, credits po sa yugatech.com, dito ko binasa yon sa website nila. Ang specification ng Samsung Galaxy A71 ay 6.7-inch Full HD 2400x1080 Super AMOLED
Plus Infinity O display, Qualcomm Snapdragon 730G 2.2 GHz octa-core CPU, 8GB RAM, 128GB storage, which is itong cellphone na to, di ba, nakalagay dun sa box, is 128GB siya. At micro USB up to 512GB. Yung sa camera naman daw ay 64 megapixels f1.8 main plus 12 megapixels f2.2 ultra wide plus 5 megapixels f2.2 depth plus 5 megapixels f2.4 macro. Quad rear cameras naman niya, which is ito kasi apat po yung camera niya dyan sa may likod. Pa-L siya. Ayan. Ang weird nga lang kasi nandito sa baba yung isa. At dito naman sa taas nung isang camera sa baba ay may flash. 32 megapixels f2.2 front camera naman. 4G LTE rin siya. Dual SIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, AGPS, fingerprint scanner on screen. Wow, may fingerprint scanner pala siya sa screen. So, di ko pa kasi binubuksan yung phone. Face recognition din siya. At mataas din yung battery life niya. 4,500 mAh battery. 25 watts, super fast charging. Tapos, 163.6 × 76 × 7.7 mm. Ang kanyang weight ay 179. Mga colors niya ay Prism Crush Black, Silver, and Blue. Meron pa akong nakita nung nag-search ako, may color pink pa. Ang ganda siguro kung pink, no? Kasi parang girly-girly. Pero actually, maganda tong Prism Blue kasi light blue siya. Kaya parang girly pa rin naman yung dating niya. At ayan guys, nasabi ko na sa inyo yung mga na-search ko na specifications dahil syempre importante yun, lalo na ko gusto nyo bumili or interesado kayo sa phone ito, pero di ko naman malalaman yun ng ako lang dahil hindi naman ako talaga tech reviewer, mag-unbox lang ako. At ayan, open na natin, ito yung on-off button niya dito sa may ibaba. Dahil sa taas naman nung on and off button ay yung volume rack. So, try natin buksan. Ayan, nagbukas na siya. Nilong press ko lang. At hintayin na natin mabuksan siya. Yung camera niya, napapansin ko, ito, yung camera niya sa harap, yung may bilog dyan, nakakaiba. Kaya kung mapapansin nyo, tingnan nyo, white screen, tapos pansin na pansin yung front cam niya dahil nga, full screen yung phone. Guys, ayusin ko lang to, isa-setup ko lang, tapos magbabalik ako mamaya kapag okay na. Okay na, naayos ko na siya, na-setup ko na. At ang ganda-ganda, super laki ng screen niya. Compare natin siya dun sa iPhone 8 Plus ko. Pagdikitin natin sila. Ayan. Mas matangkad ng konti si Samsung Galaxy A71. Tapos, mas manipis nga din siya. Kasi kapag pinagpatong natin sila. Ayan. Tingnan nyo. Tanggalin ko yung case ng aking iPhone. Kasi manipis nga pala yung iPhone pag walang case. Ayan. Kita nyo. Pero, mas malaki or mas mataas si A71 kaysa sa kanya. Kita niyo, may lampas dito sa may ibaba. Para lang mayroong comparison kahit pa paano, diba? So, yan guys. Ito siya kapag nakalock. Naka-live wallpaper pa siya. Malakas makalobat. Yan. And open na natin. Hindi ko nga pala muna nilagyan ng security to dahil hindi naman ako yung gagamit na to. Kay mami to. So, ayun. Ano ba ang una nating itatry? Ang una nating itatry, syempre, tingnan muna natin kung ano ba yung mga kasama niyang application dito. Naka-record na yung screen. Ito yung pinhalaman ng screen niya. Dito sa may harap, nandito lang yung mga gallery, Galaxy Store, Play Store, Google, camera, browser, messages, and then, ano ba tawag dito? Phone, logbook, parang ganon. And after nyan, meron nang naka-pre-download na Netflix, Lazada, Spotify, Clock, Calendar, Game Launcher, Microsoft Apps, yan, kung ano-ano. Tapos, yun lang. And kapag ginanito mo siya, makikita mo lahat ng application, which is, wala, mga ano lang siya, yung mga normal na kasama lang sa phone, contact settings, YouTube, Samsung calculator, calendar, may game launcher din, Samsung Global Goals, Samsung Max, Samsung 331 Smart Tutor, and kung ano-ano pa. Siyempre, ano ba may pinakagusto nating matry dito? Yung camera. Tingnan na natin yung camera, guys. Ito siya, front cam naman kagad. Nagulat ako. At in fairness, makini siya. Yung naka-setup na camera niya, yung naka-default, is yung
hindi full screen, parang 3x4 nakalagay naman pala dito. Pwede kang mamili 3x4H, ano ibig sabihin? Ah, high. 32 megapixels yung gagamitin. Pwede ring 9x16, which is ito. Full screen siya. At meron ding 1x1, yung square, pang Instagram. At lastly, meron ding full. Ah! Oh, laki ng mukha ko doon. Meron pa palang mas may full. Ito yung itsura niya. Bali, sakop niya yung buong screen. Yan, ganyan siya, guys. Hindi masyadong kita kasi ganyan yung siya. Pero tingnan niyo, nandito siya, oh, sakop niya. At, syempre, ayoko ng ganyang kalaki. Doon lang tayo sa 3x4. Pwede na ako doon. At, meron siyang, ano to? Ah, yung wide angle para mas madaming kasya kapag magse-selfie kayo. Ganyan. Try natin. At, try natin yung ganito lang. Okay, tapos meron siyang video. Yung video niya, ito mamaya, try natin yan. Tingnan natin yung more. Meron siyang Bixby Vision, Bixby Vision. Hindi ko alam, sorry. Hindi po ako Samsung user. AR emoji, night panorama, macro pro, super slow-mo, slow motion, hyperlapse, saka food. Try natin yung night. Kapag night shots, okay. Wait, paano tanggalan yun? Ayun. Tapos, bukod doon, ano pa? Wala siyang yung... Kasi yung mga alam ko Samsung, may mga filter na kasama. Ito wala. Or meron, hindi ko lang nakikita pa. Ah, ito, nakita ko na, sabi sa inyo. Filters, tapos ito yung beauty intensity. Pwede mo siyang palalain na sobrang hinis mo. Pwede naman hindi masyado. Tapos yung sa filter, pwede kang mamili. Original, warm, cool, loli, pale. Yan, madami siyang filter, guys. Tapos pwede mo din i-adjust-adjust yung kanyang mga intensity. And ayoko na lang may filter. Dito naman, may motion on photo. Hindi ko alam kung ano yun. Baka parang live siya kung i-compare natin sa iPhone. Meron din siyang flash dito sa may front camera. Kung madilim, pwede niyong gamitin yan. Settings yan. Yan. So, ito yung result nung picture ko kanina. O, allow natin. Yan. Zoom natin. O, makinis si ate girl niyo. Lakas talaga makakinis ng Samsung or anumang Android phone. Kasi diba sa mga Apple users, alam nyo na pangit ka ng pangit ka pa. Kitang-kita lahat ng imperfections. Try naman natin ngayon yung video. Bali, i-off ko muna yung ating screen record kasi i-insert ko naman yung video. Try natin, kunwari nagbablog ako. And yan, let's go. Yan, ito siya. Parang ano siya, masyado siyang malapit. Hindi pwedeng gamitin sa kanya yung ano, yung, tawag doon, yung kanina yung wide angle. Ganyan lang siya. Tapos, medyo hindi, parang hindi smooth yung pag ginagalaw mo siya, medyo mabagal. Kasi sanay ako sa camera ko sa G7X Mark II, medyo mabilis kapag yung gumagalaw ka. Pero ito, ayan. Tapos ito yung sound kapag dito galing sa my Samsung Galaxy A71. Yan, pakinggan nyo. Ito yung sound na yon. At next natin, yan, i-off ko yung sound neto. Ito naman yung sound nung sa camera ko, yung normal na gamit kong camera kapag nagbablog ako. So, kayo na lang mag-compare, guys, kung ano yung pinagkaiba, kung ano yung mas magandang audio quality. At, ano siya, malinaw siya dahil bukas yung aking ring light. Hindi ko lang alam kung pagpatay yung aking ring light. So, gusto nyo i-try natin. Sige, wait, papatayin ko yung ring light ko. Ayan, ito naman yung itsura niya kapag pinatay yung ring light. Dumilim na siya. Kasi nandito lang ako sa loob ng kwarto. Ah, tingnan nyo sa camera ko. Dumilim rin kasi wala kang ring light. Pero yung sa camera ko dahil may liwanag pa sa labas ay parang nag... ano siya, nagko-contrast yung color niya. So, balik na natin yung aking ring light. Babalik na yung aking ring light at kung mapapansin nyo, maliwanag na ulit siya. Malaki talaga yung tulong ng ring light kapag sa indoors kayo nag-shoot ng inyong mga videos kung hindi natural lighting ang inyong gamit. So, ayan guys, ayan yung itsura ng video kapag ginamit nyo ito pang vlog at
Itong front camera yung gamit ko sa pag-try nating mag-vlog. Kung interesado kayo na gamitin tong phone na to, na pang-vlog nyo, okay naman siya. Maganda naman yung kanya quality. Ang susunod naman nating i-try sa kanya, kasi ako mahilig akong manood ng mga YouTube videos, talagang naging tech reviewer na lang yun. Try lang natin kung maganda ba yung sound sa YouTube. Bi-prefer din ako gamit yung rear camera niya mamaya pagkatapos kong i-shoot tong video na to. Para meron ako mai-insert dyan sa screen, mga sample ng pictures gamit tong Samsung Galaxy A71 rear camera. Tapos gamitin natin yung lahat ng settings niya kasi apat yung camera niya, diba? Ang galing naman. At yun, yung video gamit yung rear camera, mag-upload din ako para makita niyo. Nanoorin natin tong latest video ko, yung Team Paya Mansion review. Yan, nakasagad yung kanyang sounds niyan. Hi everyone! It's okay, malakas siya. For today's video, gagawa ako ng makeup unboxing and honest review. At nakikita niyo naman dyan sa title, ang aking re-review at i-unbox na makeup product ngayon ay ang makeup line or yung brand ni Miss V. Cortez or sa kilala nating Hi! Mga baby! wala, hindi ko kaya yung... Na-test na natin yung sound. Maganda yung quality niya. Gusto niya para ma-compare natin. Para sa akin kasi malakas siya. At yun yung gusto ko dahil dito sa aking iPhone 8 Plus, yun yung pinakagusto ko dahil napakalakas ng speaker na to. Considering nga na kaya naging ganun kalakas dahil wala ng earphone jack to, diba? Tinanggal na nila. Kaya yung speaker is malaki na yung space talaga. Pag-compare natin yung dalawang sound nila, feel ko mananalo pa rin to kasi malakas talaga. Pero, nalakasan ako dun sa sound quality nitong Samsung Galaxy A71. Okay na siya. Sagad parehas yung kanilang sound. So, let's go. Hindi sabay pero... Ayan, tinas ko yung A71. Ito yung sound ng aking iPhone 8 Plus. Ang makeup line or yung brand ni Miss V. Cortez or sa kilala natin, Hi! Mga babies! wala yun sa kanya talaga, di ba? Pasko naman to. Yan, ito naman. Sa title, ang aking re-review at i-unbox na makeup product ngayon ay ang makeup line or yung brand ni Miss V. Cortez or sa kilala natin, Hi! Mga babies! Wala, hindi ko kaya yung... Ayan guys, narinig nyo yung pagkakaiba ng sounds nila. Parehas silang malakas, pero parang mas overpowering pa rin yung sa iPhone 8 Plus ko. Hindi ko sure kung tama yung magkarinig ko, pero kayo panigurado, o-observe nyo rin naman dyan. Comment down below kayo kung ano yung mas maganda and mas malakas yung sound quality. So, ayun lang guys. Bali, yun lang naman yung mga pwede kong maitry gamit to. For its screen resolution, for me, maganda siya. Vibrant yung colors niya. Maganda yung screen, talagang malinaw at nakakatuwa kasi full screen talaga siya. Medyo dito lang ako naninibago dahil hindi naman ako sanay na may ganyan ako nakikita sa screen. Pero dahil nga syempre, ang goal is maging full screen, wala naman choice kundi saan pa ba ilagay yung camera. Kaya nagkaroon ng that dyan. Pero hindi naman siya super disturbing. Parang ano lang siya. Sa una ka lang malilito. Kalimutan ko palang sabihin sa inyo kung magkano yung retail price na to. Ito kasi, dun sa nabasa ko, nirelease tong Samsung Galaxy A71 ng February this year, 2020. Tapos, ang retail price niya nun ay 22,990. Hindi ko alam kung nagbababa sila ngayon or tumaas siya. Pero, yun yung pinaka-price niya dahil kung tutuusin, bagong phone pa lang din to dahil kare-release niya lang din this year. And for me, maganda yung phone. Talaga namang kung Samsung user ka, mag-enjoy ka sa phone na to dahil marami kang pwedeng gawin sa kanya. Ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa video ko na to. Don't forget to like this video, subscribe to my channel, and click the bell button to get notified every time I post new videos. Thank you for watching and see you on my next video. Bye guys! Ayan
guys, ito yung kapag normal video lang siya, yung sa normal camera. Ito naman yung itsura niya, same lang yung pwesto ko at gamit yung wide view or wide angle. Ayan. Sobrang lapit ko lang sa mga halaman pero parang ang layo niya. Ito naman guys, indoor video, wala sa kwarto. Kanina kasi sa kwarto madilim, pero ito sa kusina namin. May natural light pa kaya. Yan yung itsura niya. Walang ring light to. Ganito siyang kaliwanag kapag ginamit nyo siyang pang video, yung front camera sa may loob ng bahay niya.